ulo. Maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong bayan. Serbisyong bayan ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Okay, good morning. Wednesday morning, November 23 na tayo. Ang bilis ng araw. Ilang araw na lang, Pasko na. Yes, ako hindi na ako nagbibilang. Basta't alam ko darating na yan. May alam akong binibilang mo, Tay. Yung pangbigay sa mga inaanak. Yes, oo. Talaga nga, ngayon pa lang, grabe na review ko. Kahit anong gawin ko, kailangan maano. Kahit ano, short pa rin talaga eh. O, kahit isa anong, dami ano, ba naman ang mga kailangan mong bigyan sa Pasko tayo? Hindi kahit nga di nga Pasko eh. Kaya nga, kasi wala na tayong magagawa talagang ano eh. Na, sabi nga, pag itong Paskong ito, wala kang maibigay, galit-galit na tayo. Ay, ganun. Wag naman. Kasi hindi naman ang obligasyon yun tayo. Yan ang mentalidad. Obligasyon namin niya, lalo na kami mga politiko. Mga nakaupo. Mahirap din talaga. Ang alam, wala kaming pakialam kung magnakaw ka, magano ka, basta't importante maibigay ka sa amin. Parang palit boto. Yes, ganun? Pumunta ka nga sa City Hall, pila-pila, mga leader. Ngayon? Oo. Anong nakaraan, 2 weeks ago pa. Ang dami ng mga leader doon na nakapila, ang dala-dala listahan. Listahan ng mga membro at ng mga tao nila. Ano yun, Tay? Pagka ganun, para lang nilalako nila. Ano yun, Tay? Kailangan talaga isa-isa yung mga membro na yun, may mabibigyan? Eh kung utu-utu ka, ibibigay mo. Pero kung hindi ka uto, siyempre, ano, mas mainam pa rin na sa ano, personal mo at direkta mo ibibigay sa tao. Ang hirap din pala. Kung may corrupt na politiko, meron ding nagninegosyo yung mga leader. Ng mga organisasyon. Mga leader-leader. Yung kanilang membro, listahan ng kanilang membro, ay pinanglalako. Ang hirap din pala talaga. Kasi siya na okay, diretso lang ho magsalita si tatay. Hindi, lalo ngayon, kasi sabi mo nga, di ba, ramdam na natin yung Pasko, so ang aga pala nilang maglako ng kanilang mga listahan. Oo, ano na yan, nakagawian na yan. Yan na yung kultura na, sabi ko nga, lahat tayo naghahanap ng pagbabago. At sabay-sabay tayong magbago. Baguhin natin yung mga nakagawian nating ano, na mga gawain na hindi natin maintindihan. Oo nga, tama. Yeah. Ay nako, eto pa, may isa pa, papalapi. Uy, pero kagabi ba yun? Bumaba ng bahagya ang... grabe no, Tay, nagpakarga ako ng gasolina. Hindi ka ako. 1,000 inalos di gumalaw. Oo. Ang diesel. Nung araw, ang diesel, tuwa ka. Pag diesel na sasakyan mo... Tuwa ka dahil mura at matipid, ika nga. Pero ngayon di na. Pag diesel ang sasakyan mo, Mas mahal na. Mas mura na ang gasolina. Ang hirap pa rin. Pero kaya nga kailangan, imbis na isipin natin kung ano yung gagastusin natin sa Pasko, pagkakagastusin, dapat ang paghandaan tayo. Paano tayo makakatipid para yung bagong taon may pera? Correct. At kung pwede nga lang, pwede ho ba ipamasko ko na lang po sa inyo? Ipanalagin ko na lang po kayo sa dakilang tagapaglikaw natin. May malaking bagay yun. Actually, yun ang pinaka-importante. Minsan may sinabihan akong ganyan eh. Okay yan tayo, maganda yung panalangin mo, pero mas mainam yung cash ang ibibigay mo. Parang your prayer is good but I need cash. Yes, so, kaya yan. At ilang tumbling na lang, Pasko na. Inday ng buhay. At syempre, dahil tayo napapanood sa test broadcast po sa Digital Free TV na IZTV, nasa Sky Cable ay nasa Channel 72. Tapos sa TV Plus channel naman po ay 27. Yes, kanina nga, dahil alam ko na nasa Sky Cable na tayo, ibang sasakyan ang nadala ko, hindi ko nadala yung makeup kit ko. Buti na lang, nagkalkal ako dahil meron. Yung sasakyang ito ay ginagamit din ng asawa ko. May naiwang makeup. Buti na lang. Pero ang puti. Oo nga, Tay. Ang puti ng makeup. Kaya nako, nalito ko. Kailangan na isausaw ko yung esponha. Yung esponha niya. Nasausaw ako, akala ko lababo. Oh. Inidoro pala. Diyos ko po, Inday. Magkakasya na.
Ayun! Para nagtagal si tatay sa make-up room. Yes, oo nga. Iba talaga nalito. Pagka may edad ka na, pag lalo na pagka natataranta ka na dahil time na. Ah. Laki naman, hindi naman kasi inidorot na yung lababo. May salamin doon, ba't kasi inidoro ka? Hindi ko nga maintindihan minsan sarili ko. Sabi nila, goes with aging. Yes, ayun. Yes. Pero ganun talaga. Pero di bali tay, sakto naman tay. Oo nga. Hindi naman na, sakto na ang kulay ngayon kasi nawasi-wasi ko. Ayun. Total, sa TV nyo lang naman ako napapanood, hindi nyo naman ako naamoy, kaya hindi nyo rin alam kung ano nangyari sa akin. Mahalaga, maputi ka. Mahalaga yung kung ano dating ko sa screen ninyo. Kaya okay na yan tayo. Ayos na yun, saka 1 hour lang naman. Mamaya magsabon ka na lang. Anyway, puti pa naman yung aking panlabas. Nakakatuwa ang fashion ngayon. Sabi ko, yung dalawa natin kasama, kinapos. Yung isa sa taas, yung isa sa baba, kinapos. Si tatay ang fashion niya, nasira. Warat. Dati tinatahiya, gilid-gilid na yun eh. Hindi talaga sinasadya itong winawarat. Ngayon ginanong-ganong na. Diba? Dati sa gilid ng mantel yan, di ba? Yung ibaba. Pero ang sabi nga, itong style kong ito, ang style nito, this is love. Ayun! May nag-comment, naalala mo yung naka-black ka, Lunes ba yun? May nag-comment, bakit si tatay bumabagets? Secret. Hindi nakasagot si tatay. Hindi, baka pag sumagot ako, kung nanonood ang misis ko, hindi sumabit pa ako. Hindi, ganun talaga po, pagka nag-release tayo. Kaya kailangan ngayon, mga ganong tanong, kailangan pag-isipan mo muna. Nahuli si engineer eh. Wala yung walang ganun eh. Wala yung ibon. Pati si engineer napatanong, bakit nga ba? Pero ang dami nag-comment, ang gwapo daw ng tatay. Noong Lunes, naka-itis. Bago kayo mag-alala, magmimigay ho ng pamasko si tatay sa inyo. Sa lahat na nag-comment, na gwapo si tatay. Full package so ang ibibigay sa inyo. Talaga naman. Uy, anyway, salamat po sa pag-ibig. Ayan, dahil may salo-salo daw sila. Eh, sabi ko nga, linawin ninyo kung sino yung imbitado. Baka magpunta yung buong flash. Yes. Diba? Yung pag-ibig. Nagpapasalamat sila. Kasi tayo na itawid ng maayos ng ahensya yung taon. Oo. Diba? Tsaka bumangon sila from negative ang dating nila. Diba? Naging positive. Talagang diba? Misa nasa ano din eh. No? Ang feel health, ganun din eh. No? From talagang grabbing skandalo. Yung skandalo nun, di ba? Umahon, di ba? Nakabangon. Oo, talagang pagka may gusto natin makabangon sa kahit anong problema, pwede. Oo, diba? Basta huwag kang sumuko, lalo na pag-ibig. Mm-hmm. Kahit ilang beses kang mabigo, Lady Ay, ito'y para sa'yo. Oh, yeah. Ang madala. Kapi na nga. Dahil ang pag-ibig ay mula ito sa tibok na iyong puso. Oy, ganun. Pag wala kang pag-ibig, walang saysay ang buhay mo, Lady Ay! Meron naman tay! Meron naman. Kaya nga, eto pa rin ako. Uy, pero diba sabi ko nga, nakita mo yung post ko, yung pusa, puro na lang kape binibigay. Wala, joke lang yun. Dami nag-react. Nakatutuwa lang po ang Lady Ay. Wala namang hugot yun. Anyway, ayan. So, ngayon tay, good morning. Aga nila lahat. Uy, si Angelo Redaha ng Bulacan. Salamat, Angelo, ha, kasi wala kang sawa talaga. Kahit anong programa namin sa Flash, dito man yan, sa IG man yan, o sa Flash lang, lagi kang nandyan. Yes. Isa sa PWD. Yes. Ito naman si Regina Reyes. Ang agang ng bobola. Magandang umaga sa pinakamabuting kunsihal ng Quezon City. Talagang nambobola. Samantalang siya nagsasabi, yung ibang opisyalis ng Quezon City galit kay Tatay Rani. Bakit? Mahigpit. Mahigpit. Sobrang higpit po ang tatay. Ang tama, correct. Tama. Ang mali, mali. Correct. Diba? Pero yun ang kailangan ng bayan. Di baling galit sila sa akin. Basta hindi misis mo. Ang importante, alam nila na may nagbabantay sa kanila. At saka tay, kung lahat po ng nanunungkulan mambobola sa atin, ano na nangyari sa bansa natin? Diba? Correct. Kailangan diba natin. Dapat nga si tatay dumami pa to eh. Oo nga. Oo,
dahil yun ang kailangan natin. Eto, sabi naman, hello daw tatay. Pa-shoutout daw, Dan, like, sharing, and subscribe na siya. Wala ho akong dalang si baril ngayon eh. Hindi ko kayo mabaril. Bakit tay? Eh, sabi niya, bariling ko siya, di ba? Oo. Sabi niya, wala akong dalang baril eh. Oo, tama. Bawal yan dito. Bawal. At magagansyo na pala. Bukas ha, may gansyo na. Ay, meron mo pas. Diyan sa, ano, sa may saan isang malaking mall na hindi natin sponsor. Oo, kaya hindi pwedeng banggitin. Hindi pwedeng banggitin. No, pero nauna na doon si JT. Pupunta ako ron. Aba, parang, nga. Parang nasamahan kita nung nakaraan dyan eh. Yes, Anyway, ito, mamigay na tayo, Tay. Ito naman si May Teodoro. Ang ganda ng profile niya rito, ha? Talaga? Ang ganda ng profile mo rito, May Teodoro. Good morning, Tay. Rani and Lady. Yes. Good morning din. Eto na, ipaiputin na natin ang roleta ni Boo. Chicks, bigas, hotdog o itlog ni tatay. Uy, swerte naman. Bigas agad. Diba? Eto, may bigas ka, 5 kilo. Kay Miriam de Mura Medina, Sila Uheneli, Ronessa Serna, Ann Haradal, at Jezabel. Baliwag. Amin. Eto, Kim Puerte, ang sabi niya, tay, paano kung di pa kasal? Walang problema. Pag di pa kasal? Close kayo, pero wala kayong attachment. Walang commitment. Close kayo, pero wala kayong attachment. Di ba? Kasi nga, magpakasal na kasi kayo. Kunin mo na akong ninong. Kim! Kunin mo na akong ninong. Di ba? Pero mo, ninong mo si Tatay Rani. At sagot ko ang 1 week honeymoon nyo. Wow. Ako ang maganda doon, Tay. Hindi pwede magluko si lalaki. Yes, yari sa'yo. Dahil lagi ako nakabantay sa honeymoon nyo. Ayun lang. Kaya hindi talaga magluloko si lalaki. Ba't sa honeymoon, Tay? Bakit? Dapat doon lang sa activity ni Mister sa labas. Huwag sa honeymoon. Paano sila mag-honeymoon? Hindi, ako may sagot nung 1 week honeymoon stay nila. Ah, yun ang kapalit. Anyway, si Ronnie Barbo, meron siyang kwento. Pero itong mga anti-crime volunteers natin, di ba, may paroleta tayo. Yes, paroleta. 10 ba o 20? Yes. Ilan? Basta yan, meron yan. Ano kaya nga na may kahalagahan ba itong ginagawa ngayon ni Rani? Ni Rani? Meron tayo, nagtagong buhay na to? Nga yan. Kita mo gumaganda ngayon. Hindi, kasi may nag-aalaga. Ikaw. Anak mo na daw siya eh. Kahit di siya Ludovica. Ako, Diyos ko po. Anyway, Rani! Ayan, ano ba yung kwento? Dala-dala mo sa amin, ha? Good morning. Yes, magandang umaga po Lady I at Tatay Rani. Maraming salamat. Talagang nag-ibang yung mukha ko. Salamat po sa Angel Touch. Susunod, sisingilin na kita. Paano na kami ni Tatay? Ikaw lang ang nagmumukhang angel. Ikaw lang nagmumukhang angel, pero lagi kang nakanganga. Kala mo, lagi may nakasalpak dyan sa bunganga mo. Pagkain po. Hindi kumain. Kasi lagi ang nag-ugutom. Rani! Kasama ba yan sa turo sa'yo? Hindi, sige. Saan po natutunan? Okay, Rani. Yes, Tatay Rani, Lady I, ito po ang ating kwento. Sa edad na 17 na buntis at nanganak, sa edad na 19, dalawa na ang kanyang supling. Pero hindi ito naging hadlang para gampanan ng maayos ni Raisa ang obligasyon bilang ina habang isang lingkod bayan. Kilalanin natin ang ulirang ina at anak na si Raisa. Years old po ako dun sa panganay ko. At saka po, 19 years old po ako dun sa pangalawa. Nung nawalan po kami ng tatay, syempre, 10 years old pa lang po ako. Talagang nanghihingi po kami sa kapitbahay ng tutong na kanin na may asin, sold na po kami dun. Kaya alam po parang napaliwala din po si mama. Siguro dahil sa stress din niya po. Naging in naman na maaga, matyaga pa rin nag-aaral si Raisa Analizel Galotin. 10 years old pa lang po ako, wala na po akong tatay. Kumbaga, wala na pong katawang si mama, ako na lang po yung katawang niya. Nag-aaral po ako ngayon ng first year college, BS Criminology. Pinili ko po mag-aaral talaga kasi nagkaroon po ako lalo ng inspirasyon eh. Sabi ko nga po dati, nung 17 pa lang ako, nung kakapanganak ko lang po sa unang baby ko. Kapag naging pulis ako, hulihin ko papa ko. Kasi grabe po talaga yung ginawa ng papa ko sa amin. Nag-abroad po siya pero kahit piso wala po siyang binigay sa amin. Nanghingi po kami sa kinakasama po niya, minumura pa po kami.
Gusto ko rin po paglaki nila, masasabi nila na kahit maaga nag-anak yan, nakatapos yan, ganyan. Pag pinanong sila sa school, anong trabaho ng mama niya? Police, parang nakaka-proud po. Kaya prosigido po ako makapagpapos. May dalawang anak at nag-aaral pa, pero naisasabay niya pa sa oras niya ang pagiging volunteer ng Anti-Crime Advocates. Bago po ako pumasok, maaga pa ako gumigising. Mga 6 po, asikaso po ako ng anak. Lilinisan ko po sila. Pagdating po ng 7, duty na po. Habang nag-gumigising, gumagawa na rin po ako ng mga assignments. Pag mag-rubi po, stop ko muna po yung assignments. Nung nag-volunteer po si Mama dati kasi sa Kalasag po siya, nag-volunteer una. Yun pa lang po yung time na nag-surrenderist po sila. Nakikita ko po unti-unti nagbabago si Mama. Napapanatag po yung loob ko na nagbabago siya, tapos nagbabago na rin po yung buhay namin. Kaya nag-volunteer na lang din po ako dito. Thank you, Ma, kasi kahit iniban tayo ni Papa, tapos naganda leche-leche yung buhay natin, mas pinili mo magbago. Kahit sobrang hirap, nagtatrabaho ka, kahit hirap na hirap ka na sa trabaho mo, na pinipilit mo pa rin kahit may sakit ka, pumapasok ka. Tapos, salamat din po kay tatay kasi kundi dahil sa kanya, hindi po mabibigyan ng opportunity si mama na magbago at saka magkatrabaho mo. Rani, grabe tayo. Yes. Papahuli niya ang tatay niya. Yes. Ganun yung galit niya dun sa tatay niya nung iniwan sila. Ganun ang normal na reaksyon na isang anak na naghahanap na isang magulang. Tapos nakita niya kasi din yung hirap nung nanay niya. Oo. Pero at least, believe ako, dahil bumangon ang nanay niya. Mm-hmm. At nakita rin ng anak niya kung paano yung transformation ng anak niya, ng nanay niya. Kaya yung anak niya na-inspired din. Yes. So wala talaga ibang pagkukunan ng lakas ang anak kung hindi sa magulang eh. Yes, so Rani, ano ang sa tansya mo? Kunwari ikaw yung black genie. Oh. Ano ang ibibigay mo dito sa mag-inang ito? Nakita, no, na, yung black genie. Kaya sa totoo lang, meron silang sobrang liit na tindahan doon sa tapat ng bahay nila. Parang tatayuan lang ng payong, tapos magtitinda sila doon. Pero yun nga, ang hiling nila kung sakali nga, tinanong ko rin sila kung anong pwede maging hiling nila sa iyo. Sana nga yun dagdag ng puhunan lang. Kasi nagtitinda rin siya sa umaga habang inaalaga, hapon, habang inaalagaan niya po yung baby niya. Ano ba tinitinda nila ron? Yung mga kakanin po. Kakanin. So, sino nagluluto? Ito ba hinahango nila o niluluto pa nila? So, hinahango ngayon nila to. Sige, Rani, at kunyari, hindi na kunwari. Ikaw na kamo, ika ang, ano, ang dark version ni Tatay Rani. Ano ang ibibigay mo sa kanya? Bibigyan ko po sila tayo ng ano, dagdag puhunan po doon para medyo lumaki po yung paninda po nila. Dumami. Yes. Magkano ibibigay mo? 3,000 tayo kasi mura lang po talaga yung kakanin. Ah. Barat naman ito. Sabi mo, volunteer natin yan. Ha? Sabi mo nga tay, dark genie. Eh, dark genie. Sige Rani, bigyan mo ng 5,000 niya. Alang-alang dahil yan eh, kahit galo sila kahirap, pero talagang ang pagmamalasakit nila sa kapwa nila at sa ating lungsod at sa ating bayan, panahon naman na sila naman ang ating aaragaan. Mm-hmm. At saka tayo, no, madagdag ko lang, iba rin talaga yung pag-volunteer. Yes, nakakalimot ka eh. Tino mo ikaw, Lady I, nagbo-broadcast ka, nakakalimot ka. Oo, tay. Sa iyong pansariling pangangailangan. Oo, tay. Kung ikaw eh, wala kang ginagawa, hindi ka nagbo-broadcast, siguro nakikita ko, buryong na buryong ka. Malamang tayo, naglalakad ako sa EDSA. Malamang. Hawa ko yung buhok, iniikot-ikot kong ganun. Tignan mo si Rani, umayos din, di ba? Sige Rani, bigyan na natin na 5,000 yan para at least ano, makita natin na bilang isang hindi katumbas ang 5,000 sa pagmamalasakit nila sa pagiging isang volunteer. Pero mabuhay kayo at salamat sa Diyos at maaga nakita ang nagbago at may direksyon na ang buhay ninyo. Iyon. Okay, Rani? Yes, maraming salamat po Tatay Rani at Lady I para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Rani Barbo sa Flash TV at DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Rani, Abunuhan mo muna. Tawa-tawa yung Rani, kahapon nasa'yo na, di ba?
Binuti. Wala na. Sige, exit ka na. Okay, yan po si Rani Barbo, ang atin pong kasama na nakatutok dyan sa ating mga volunteers at saka sa Toda Tay. Oh, ito naman si Loncon. No? Tay, palambing naman po, t-shirt para sa Zumba. Oh, t-shirt daw pa. Ilan ba yung t-shirt ninyo sa na nagsusumba kayo? Mm. Oh, kasi ako ang pinamimigay ko salompas. Para sa mga sakit pagkatapos magsumba. Dalawang salompas ang binibigay ko. Okay. Mm. Pwede na yun, Tay. Importante yun, di ba? Importante yun. Ito si Lilibet Bakang, natawa ko, Tay. Mm. Ano sabi? Tay, pa-wash out naman. Pawas. Shout out pala. Pawas out daw. Papatawa ka, Lilibet. Ba't alam mo nga labandero si tatay, ha? Oh, diba? Halika, hugasan kita. Tayo ngayon naman, paikutin naman natin muna yung ruleta. May 10 tayong ipapamigay. Sige nga. Na tigti 300 pesos. Tama ba? Ayun. Oh, tama, 300 pesos ako na nagsabi. Ano may natanda ako? Huwag mo nang babawiin yun. 300 pesos po para sa 10 na volunteers po ito ng anti-crime advocates. Huwag po kayo magtampo. Baka sabihin ninyo, hindi kayo kasama sa ruleta. Puro po ito mga volunteers yes, lang. Yes, ito hong Wednesday natin. Ito ay araw na para ho sa mga volunteers po natin na hindi tumatanggap ng kabayaran ng yes. ating gobyerno. Okay, paikuti na yan. 10 lang. 10 muna, di ba? Okay. Ikot na, buwi. Amandang audience, live ba yan? Oy, number one ka, Jing Donio, meron kang 300 pesos. Paki-send po sa amin ang iyong Gcash account. Number two sa ating ruleta, si JC Canyeso, congratulations. Sana sa lalagay din natin kung anong lugar mo para mag-a-. Correct, tama ka, tama. Volunteer sila saan lugar. Yes, pangatlo, ayan, Akira Tria, congratulations. May 300 ka ngayong Wednesday mula sa Tatay Rani. Pang-apat, sino na? Si Jaime Alvarado Mbile, congratulations po. Panglima sa ating ruleta para sa mga volunteers ng anti-crime advocates. Sino yan? Si Ira Gonzalez. Ira, congratulations. Pang-anin. O yung mga gusto po nung mag-member dito, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin, ha? Okay, pang-anin sa 300 pesos, si Alma Thomas. Okay, pampito. Di ba tayo pupunta lang sila o kaya makipag-ugnayan lang sa ating flash yes. or anti-crime advocates mismo? Yes, oo. Kahit doon kasi si May Ana Matias, ang handler nila. Apo. Okay, hanapin lang yan. Yes. Okay, pampito sa 300 si Josie Pondo. O yan, may pondo ka na. Pang-8. Next, pang-8, si Alona Matias, congratulations. Pang-9, maraming babae, no? Oh, hindi, maraming babae. Diyan ako bilin. Ang babae, iba talaga magmahal. Mm-hmm. Si Renzi Garan Villas Obejero. And last na ngayong araw na to, pang-10. Sa 300 pesos po para sa mga anti-crime advocates volunteers natin, si Virgie Gijos, congratulations! Ayan. Yes. Oh, ito si Ranila Gibilagin. Yes. Oh, Tay, sana mapansin po ninyo ako. May 3 po akong anak, Tay. At ngayon po, wala po akong trabaho. Yes. Mm-hmm. Bigyan ka ng bigas at hotdog ni tatay. Ayan. Yung mga wala akong trabaho, yung amin po nga, isa sa amin pong sponsor, yung Gogi Yoli, nag-aalap po sila ng mga waiter o waitress. Pwede ho kayong mag-apply po roon at tingnan nyo po. Punta ho kayo doon sa Gogi Yoli, kundi sa page ng Servisyong Bayan. Andyan po, naghahanap po sila. Hiring ho sila. At saka, nandyan po yan ang Gogi Yoli, yung mga gustong kumain na masarap. Yes. Ay, mahilig sa Korean food na unlimited. Si Engineer, hindi pa to nagpupunta roon eh. Nandun yan ha, sa Timog. Timog, along Timog. Si Engineer, dapat naimbatahan to roon eh. Mm-hmm. Ayan, engineer, narinig mo ha. Ito naman si Leslie Escobio. Tay, palambing po. Kahit ano po. Ayan, bigyan ng 3 candy.
Kahit ano raw. Kahit ano. Diba? Ikala ko sa engineer. At least yung tatlo, ano to, I love you. Bigyan na ng bigas yan. Sabi mo kasi kahit ano. Kahit ano eh. Ayan. Okay, commercial break muna tayo, Tay. Time check. Yes, ang oras po natin, alas 10:29. Nagbabalik ang servisyong bayan ni Tatay Rani. Tatay tayo. Napakadaling lapitan, basta nasa tama. Ayan. Oh, eto naman si Myla Pornelos. Tay, pwede po bang palambing kahit ano pong pambaon lang ng anak ko? Bigyan na nga ng 300 to. Ng 300. Tay, eto nga si Ann Haradal eh. Patikim lang daw ng itlog mo. Ayoko nga. Ayoko nga. Bakit ba? Ha? Ayan, Ann Haradal, dahil gusto mo parang itlog ni tatay. Bigyan natin siya ng itlog ni tatay. Ayan, Ann, meron na ha. Okay, ngayon tay, eto na si Harold. Naalala mo to eh, tinulungan mo to yung meron siyang massive aside. So may tubig sa tiyan. Meron po siyang update tungkol dyan. Harold, magandang umaga sa'yo. Yes, magandang umaga po Tatay Rani and Lady I. Noong nakarang linggo ating natulungan ang dating OFW na nagkaroon ng massive ascites dahil sa napabaya ang UTI. Siya'y ating muling binalikan upang malaman ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Panoorin natin ito. Ako po may sakit na massive ascite o tubig sa tiyan na ito ay pinagmulan sa kidney. Sa ating kidney na nag-umpisa sa mga stone. Ito na nagka-komplikasyon kaya nagkaganito. Ang naging sakit ko ay simpleng UTI na pinabayaan na porket UTI lang eh bahala na. Di ginamot, umabot sa ganitong sitwasyon na nagka-komplikasyon at komplikado na. Ito ngayon dinaranas. Solo parent sa apat na anak si Aling Lori. Pero sa edad na 47 taong gulang, irap na sa pagkilos ang dating OFW. Mula kasi sa simpleng UTI, hindi na tumigil sa paglobo ang kanyang tiyan. Mahirap na narasan pag nagkasakit ka yung walang pera. Hindi ka makakilos kasi wala ka pang paggamot. Nisip ko na lang na palaraw gagaling din ako. Itutulong din gagaling ako. Gusto ko bumalik. Gusto ko pa mong trabaho. So, since wala ang tatay, siguro, anong rekomendasyon mo dito, Harold? Bigyan muna natin po siya ng tulong pinansyal na 5,000 piso po para pandagdag po sa kanyang CT scan. Oo, sige. Noon ay halos mawalan na ng pag-asa si Aling Lori dahil sa kanyang karamdaman. Pero ngayon, unti-unti nang bumabalik ang kanyang dating sigla. Dito sir, kahit paano eh, medyo lumalakas sa kasma ng konti. Galing ako sa check-up ngayon, minonitor yung aking dugo. Ano, medyo normal naman po, salamat sa Diyos. Ang kabuuan man, walang karamdaman na iba. Ganun pa man eh, sige pa rin ang aking patuloy na pag-monitor sa aking sakit. Maraming salamat po Tatay Rani at isa po ako sa napili ninyo na natulungan sa inyong servisyong walang pinipili. Maraming salamat po naway. Marami pa kayong matulungan na tulad ko. At ipagpatuloy niyo pa tayong pagtulong. Saludo po. Ito na sinabi niya, servisyong walang pinipili. Yes. So, kumusta naman ang lagay niya ngayon, Harold? And mas okay na po kayo kumpara noon at medyo lumilit na rin po yung paglaki ng tiyan niya po. Dahil, yes. Pero patuloy pa rin siyang gumagamit tayo ng herbal. No? Ayaw po talaga niya magpa-opera. Tinanong ko po siya. Bakit? Takot po siya magpa-opera. Tayo ayaw niya daw po magpa-dialysis. Ayaw niya magpa-dialysis. Kasi importante, malaman ang ano eh. Doktor ang ano eh. Pag may sakit ka kasi, doktor ang pinupuntahan. Karamihan kasi na sa herbal lang, ang nakakalungkot doon, nung lumalala, saka talagang ano, na hindi na kinaya ng doktor. Sana naman, ano, magpa-check up. Lalo na yung bato niya tayo may problema eh. Yes, oo, bato. So, hindi siya dapat magkakaroon ng komplikasyon niya na namamagala yung kanyang ano, tiyan eh. Nagpuro tubig siya malalabas. Okay, Harold? Hindi mo ba kaya kumbinsihin, Harold? Hindi mo ba nadadaan sa ngiti mong yan? Kinaya naman po, aso talagang takot talaga si nanay, tay. Nakabahan po siya. Gusto niya ka mo, ako na mag-check up sa kanya.
Pwede rin po siguro papa ano ko po sa kanya. Oh, sige, ano, pag okay sa kanya, di ano, dadaling ko yung kwak doktor kong kaibigan. Okay. Mamaya, tama-tama, mamaya siguro matanong na rin natin mamaya pag nakausap na natin. Kasi si pagka yun, pag nag-check up, patutuwa rin siya road. Alam. Tapos may extra plus light yun, ipapasok yun doon at pa-plus light niya yung gano'n niya road. Babae, kita ngayon kung ano diferensya roon. Lalo matatakot si nanay. Opo. Imagine niya kasi kung anong gagawin sa kanya. E tapos dinitali mo nga. Yeah, talagang gano'n. Ito nga si Alexia Marie Catri. Nagtatrabaho na, nanunood pa sa atin. Kaya malamang ito pag nahuli si Santi to eh. Matanggal. Ay nako. Anyway, Harold. Yeah, maraming salamat po Tatay Rani Lady Ay para sa tulong patrol ng serbisyong bahay ni Tatay Rani. Ako si Harold Villalino sa Flash TV at DWIC 882 ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat Harold Villalino. Ngayon yes. Kanina 'di ba lumaki yung tiyan dahil sa tubig. Hmm. Ngayon meron tayo na istulungan dito. Itong si Miss Aurora Salonga ng Bagong Silangan, Quezon City. Ito po, naoperahan kasi siya sa mayoma niya. Mm-hmm. Pero pagkatapos namang maoperahan, hindi na niya makontrol yung pag-ihi niya. So, ang problema ni Aling Aurora, hindi nga niya kayang anuhin yung sarili niya dahil ang trabaho niya lang tayo, nagugupit lang siya ng buhok, ng kapitbahay. Yeah, marangal na trabaho yan, nagugupit ng buhok. 70 pesos isang gupit, kaya lang hindi nga siya makapagpa-check up kasi mukhang nagka-problema. Ako nga, pagka para makatipid ako, pag ako na nga nagugupit ng buhok eh. Oo, ako na nagugupit. Ah, yeah. Maliit na gunting lang yung gamit ko. Mm. Oh, buhok sa ibaba. Ay nagtataka ako, ganda naman ang pagkakako. Sa hita. Oo nga, tayo. Sa hita, oo. Kala ko na yung buhok sa ulo. Ay, hindi na, naka-spray net na ako eh. Kahit, spray net talaga. Kahit signal number 3, hindi magagano yung buhok. Ay, lumingon ka ba pa spray mo? Ay, oo. Oh, yung mga tao sa likod, baka naligas din. Oo. Anyway, andyan sa linya ngayon, Tay, si Aling Aurora, sige. Para malaman naman natin ano eksakto ang kanyang kailangang tulong. Magandang umaga po sa inyo, Aling Aurora. Magandang umaga po. Opo, ayan. Ito na po ang ating Tatay Rani. Kausapin mo na po. Yes, na Nanay Aurora. Good morning po. Yes, kumusta naman ho ang nararamdaman nyo ngayon? Sa ngayon po, yung diferensya ng ano ko, yung pag-ihi ko po, yung hindi ko nakokontrol, wala naman pong masakit. Kaya lang, yun nga lang po yung laging araw-araw dieted. So, hindi yung pa ba kayo nagpa-check up uli para malaman po kung ano. Alam mo, ang misis ko po ay operado rin ng ano eh. Apo. Mayoma eh. So, ang nangyari po kasi, tatay, ano yung nung bago itong naoperahan, di ganun nga po, hindi, nawawala na ako ng control sa pag-ihi ko. Nagpabalik-balik po ako. Siguro po, naka 5 times akong bumalik. Tapos hanggang sa napagod na po ako, nakatamaran na namin dahil unang-una gastos, pamasahe, ganyan-ganyan. Tapos parang mall, ganun pa rin. Tingin puro, tingin. Kasi importante po yan ay kasi yung sign ng ihi, sign po ng komplikasyon po yan. Ilan taon na ho ba kayo? 52 na po. Bata pa ho kayo. Oho, oho. Importante po yun ay na dapat mapacheck up nyo. Ilan ho ba anak nyo? May anak na ho? Wala po, wala. Ah, so wala ho kayong anak. Single. Okay. Dapat ho, lalo nyong ingatan ang inyong hong sarili. Ano ho ba dahilan? Ba't di ho kayo na pagpa-check up? Hindi po, kasi nung bago-bago naman po talaga, nagpabalik-balik po ako doon sa ospital. Kasi nga, pinatitignan ko to dahil nga, bakit ganun? Ba't parang hindi ko nakokontrol yung pag-ihi ko? Ngayon po, siguro naka-5 beses po, puro pa tingin. Hanggang sa, sabi ko, wag na, napapagod na ako, nakabalik-balik. Parang wala naman nangyayari. Wag ho sana kayong mapagod sa lalo na pagkakalusugan po ninyo kasi napaka-importante po 'yan. Na ho ngayon na talagang ihi kayo ng ihi. Sige ho, pagka ganito po no, para ano, kailangan niyo ho talaga magpa-doktor. Ngayon, bibigyan ko ho kayo kahit paano pantulong sa doktor. Kasi taga-Silangan lang ho naman kayo, pumunta ho kayo doon sa Maklang.
Yung atin hong hospital ho dyan na city ho, nagpapatakbo. Mm-hmm. At i-endorse ko ho kay Ron. Pumunta ho kayo doon sa Maklang. Libre naman po yun doon. Ngayon po, ano man po ang gamot ninyo, at usap po tayo. At sige ho, tutulungan ho namin kayo sa gamot ninyo. Pagpapagamot. Pero ngayon ho, ano hong immediate na kailangan nyo po sa ngayon? Ano po? Tatay, yung pang-araw-araw ko po na diaper, yung ganun. Pambili ng diaper. Pambili ng diaper. Sige na, ibibigyan mo, bigyan kita ng 3,000, pambili ng diaper. Dami na nyo na, diaper lang. Aha, madami. Oo. Nung abuti nga yan, nung bata ho kami, wala hong diaper. Lampin lang ho kami nung araw eh. Oo nga ho eh. Nilalabhan lang ho yung lampin eh. Oo, kaya nga ho eh. Sige na eh, ano, pero sana Aling Aurora, magpa-check up ho kayo. Importante ho yung pag-check up po. Ha? Sige ho, padadala namin ho yung 3,000 nyo po. Ha? Sige po. Maraming po salamat po. Okay. Aling Aurora, kahit na ibabala natin yung linya, makinig ka dahil makakausap natin ng isang doktor. Yes, si doktor. Sige, sige. Para ka na rin nakapagpa-check up nito, okay? Apo. Salamat. Ayan, si Aling Aurora sa Longa po ng Bagong Silangin, Quezon City. Nandyan sa linya ngayon tayong isa nating kaibigan doktor, kasama na rin sa programa, si Dr. Ed Lalusis, no? Para tanungin, bakit nagkaganon after operation? Yes, tama. Dok Ed, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Amy, at kay Tatay Rani, at kay Aling Aurora din. 52 years old na pala siya. Opo. Dok, Ed, bakit kaya? May kinalaman ba yung operasyon na ginawa sa kanya? Dahil ngayon, parang yung bladder niya wala ng control? Tingin ko wala. Kasi dati na, before pa siya mag-opera, sabi niya, bago pa daw siya ma-operahan, meron na siyang ganyan na urinary incontinence. Mm-hmm. So, most probably, hindi yun galing doon. Kasi ang the most common causes ng mga urinary incontinence na ganyan ay yung, di ba, pag umiihi ka, tandaan nyo po nito, pag umiihi kayo ng 8 times a day at sumobra doon, ibig sabihin, meron na talaga kayong urinary incontinence. At alam mga factors na causing dito, no, ay yung ikaw ay nanganak, nag-deliver ka na ng baby, maaari ka pagkaroon yan. Yung tumatanda ka, mataba, at saka mahina talaga yung muscle ng pelvis mo, at saka yung mahilig kang uminom ng alcohol. Baka naman si Nanay Aurora ay mahilig uminom ng mga kape-kape rin, ano? Uh-huh. Nakakapagpaihi din yan. At yung excessive fluid intake, yung baka marami naman siyang uminom ng tubig, ihi ka rin ang ihi ng 8 times a day. O baka naman meron siyang iniinom ng mga gamot na nakakapagpaihi. Okay, o baka naman menopausal na siya. Pagka menopausal na, ihi rin ang ihi. O kaya yung mga pasyente na may Alzheimer's o kaya yung mga pasyente yung may UTI. Yan ang magkaramitang causes ng urinary incontinence. Pagka incontinence, 8 times a day kang umiihi. Opo. So Doc, anong pwedeng gawin nitong si Aling Aurora para matigil? Nahirapan siya, naka-diaper na daw po siya. Oh yes, kasi mahirap yan. Meron naman surgical non-surgical treatment yan. Yung mga tinatawag na exercises, yung Kegel exercises, yung mga diet mo, buwasan mo yung diet mo, ano, spicy foods, yan, nakakaihi din yan. Mm-hmm. Yung mga acidic food, nakakaihi. So, kailangan niya din, magkaroon siya ng training habit na hindi niya iniisip na mapapaihi na ako. Yun, stress yun. Parang okay, psychological. Tanggalin niya yung kanyang mga belt, baka nagbe-belt siya o mahigpit yung kanyang panty o kanyang magdamit siya, pagka may pressure sa bladder, lagi ka rin maiiyak. So, yun ang mga surgical, non-surgical method para matulungan siya. Okay. Yung mga exercises lang yan, nakukuha yan. Ano? Okay. Pero may dadaan din siya sa mga testing, katulad ng urine testing, ultrasound ng pelvis, ng bladder, urodynamic testing, measuring the bladder pressure, urethra, sphincter muscles, at saka yung endoscopy kailangan ni Nanay yan. So kaya nga siguro si Nanay na humihingi sa atin ng tulong, baka kailangan padaanin na sa mga testing para baka naman non-surgical ang kailangan lang pag na-diagnose na ng tama. Okay, ayan. Ang ganda ng pagkakapaliwanag. Yes, simpleng-simple pero napakaliwanag. Dok, kung sakasakali may mga listeners pa tayo, baka pwedeng makuha yung number mo para at least matawagan ka para agad na magkaroon ng konsulta sa iyo, Doc. Pwede ba yun, Doc? Sige po. Pwede po. Pwede naman natin matulungan sa 0917-899-9999.
0045. Oh, ayan. Maraming maraming salamat, Doc. At ang dami kong natutunan. Kaya bukas, hindi na ho ako magbibrief. Salamat, Doc Ed Lalusis. Oh, maraming salamat, Tate Rani at Aimee. Yes, only Doc, simpleng paliwalag, oh, pero daming ano. Nakarelate ako eh. Mahigpit ako magsinturon eh. Oo, talaga tama ka. Minsan talagang ano, naiihi ka. Oo, ganun pala yun. Ano. Tsaka meron pala talaga dapat exercise itong area natin, yes, sa baba. Ito naman si Chomay Antipado. Yes. Oh, ang sabi niya, lagi na lang akong nakanganga. Lagi kang nakanganga. Mangangawit ka. Pero ngayon, hindi ka nanganganga dahil may 300 pesos ka na. Ayan. Ito naman tayo, nagpapabati lang. Si Nolex Pass Mamansag. Bati lang talaga yan, ha? Yes, nandiyan daw po't nanonood sila sa Visayas Command Post. Ah, volunteer yan. Volunteer tayo. Bigyan na ng ano yan. Pang merienda yung volunteer. Ilang kayo dyan? Bigyan ng 400 dyan na pang merienda nila. Okay, ayan. Tapos ganoon din si Jogan po. Ayan, mga ano natin, volunteers. Okay, ngayon tayo, pagpaikot tayo ng ating roll light, ha? Kanina bigas, ngayon ano naman ang susunod? Hotdog, chicks, o itlog ni tatay. Ayan. Hotdog ni tatay. Hotdog na mapula. Na mapula. Epo, ayan, matitikman mo na yan. Crisilda Remigio Arciaga, Teresita Salvante, Jen Martin, Ernel Joy Laroa, at si Margie Ramos. Meron kang hotdog ni tatay. Wow. Yan yung hotdog ni tatay na kahit kailan, hindi lumalambot. Oh, diba? Juicy pa. Yes. Oh, yeah. Okay, at laging sariwa yan. Yes, oh. Eto na, may tulong patrol naman tayo ngayon. Si Sean Sagales nandyan. Meron siyang gustong matulungan. Magandang umaga sa'yo, Sean. Yes, magandang umaga, Tatay Rani at Lady Aimee. Minsan na ba kayong nakaramdam ng kaba o kutob na maaaring may nangyaring masama sa inyong mahal sa buhay? Tayo kasing mga Pilipino, maraming paniniwala o masamang pangitain. Pero totoo nga ba itong maituturing? Alas 11 po ng November 8, tumawag po sa akin yung pamangkin niya. Ang sabi lang niya sa akin una, "Te, si Kuya." Sabi ko, "Ano nga?" Sabi niya, "Si Kuya may nangyari. Si Kuya nasa ospital." Sabi ko, "Bakit nga?" Nadisgrasya. Nung tanghali po, kumakain kami, maywa ko, kumuhang tubig. Nabitawan ko po yung baso, nabasag. Tapos para bigla ko siyang naisip. Maya-maya po, tinawag na ako ng kapitbahay namin na may cellphone. Tumatawag daw po yung pamangkin ko na yung tito niya, nadisgrasya. Nagagawa po sila ng bahay. Nagkakabit daw po sila ng bukong yung tinutornilyuhan. Tapos nilataw po niya yung anong wire ng sa bubong. Tapos po sumabit, nabalatan. Tapos bigla daw pong pumutok, sumabog. Tapos nahulog po siya mula sa third floor hanggang sa baba. Unang dinala si Mang Arnel sa pinakamalapit na ospital sa Kawit, Cavite, kung saan nangyari ang aksidente. Ngunit sa tindi ng kanyang sinapit, ay kinailangan siyang ilipat sa mas malaking pagamutan dito sa Philippine General Hospital. Nakita ko siya, nakabalot na ng plastic yung buong katawan niya. Tapos may benda na yung leeg niya. Sunog po yung katawan niya. Halos lapnus buo lahat ng katawan niya. Tapos ang pinakamalaki po dito, tsaka yung dalawang paa niya po, hindi siya makalakad kasi lapnus talaga yung dito niya po. Dito sa kamay niya, grabe, sa likod. Pagkabagsak daw po niya ng third floor, panda pa siya, kaya tumama daw po yung leeg niya, kaya nabasag yung daan po ng hininga natin. Ayun po si ang delikado sabi ng doktor, kasi maaari daw po ikamatay niya. Pag nahirapan siya huminga, naawa po ako. Siyempre, hindi po siya nakakapagsalita. Mayat maya, kumikirot po yung mga sugat niya. Napapayak na lang po ako, naawa ko. Ba't niya sinabit yun? Siyempre, siya lang po inaasahan namin. Sa ting matutulog siya, lago siyang umisigaw na masakit. Pag nakikita ko siya, parang gusto ko ako na lang yung sa akin na lang mangyari yun. Kasi hindi ko kayang isip na nakikita siyang ganun. Pag nilinis po yung mga sugat niya, lumalabas po kasi hindi ko po kayang marinig sa mga sigaw niya eh. Yung masakit, tama na, yung ganun. Patayin na lang ako. Parang ganun po yung mga sinasabi niya.
Sa lalim ng sugat na tinamo ni Mang Arnel mula sa pagkakakuryente ay kinakailangan siyang operahan at tapalan ng balat ang ilang bahagi ng katawan upang mas mabilis itong gumaling. Ito na po siguro yung pagsubok na pinakamahirap sa amin ngayon. Alam ko naman hindi kang papabayanin, Lord. Mahalap pa sa namin ito. Kasi minsan po nagsasabi siya na ayaw niya na huwag ko na daw po siyang may magamot. Gusto na niya umuwi. Iniisip niya yung mga bayarin, mga problema sa bahay, kung paano na yung mga anak ko. Sabi ko, pagka umuwi ka, mas lalo ka mag-problema, hindi ka ba naawa sa mga anak mo. Natatakot po ako na mawala siya. Mawala siya sa akin, syempre po. Unang-una sa lahat, may mga anak pa kami na umaasa sa kanya. Tsaka, hindi pa po siguro panahon. Gusto pa po namin siya makasama ng matagal habang buhay. Namumroblema man si Ate Sharon sa bigat ng pagsubok na ito, pero hindi nawawala ang kanyang pananampalataya sa Panginoon at pag-asa na bubuting muli ang kalagayan ng mister. Dasal lang. Yung lagi sinasabi sa kanya, dasal lang. Nandiyan lang ako kahit na mahirap, kahit na hindi nga po ko nakaka-uwi sa amin. Okay. Yes, Sean, ano to? Yung bang kumpanyang pinagtatrabahuan niya, kumpanya ba yun o contractual o ano lang siya ron? Yes, Tay. Ito si Mang Arnel ay manggagawa lang, Tay, sa isang bahay lang, kumbaga kakilala lang yung kanyang pinagawaan. Yes, kaya ako natanong yan kasi kung yan ay kumpanya, may pananagutan yung kumpanya niyan. Mm-hmm. So, napakasakit ng nangyari sa kanya. Sakit yan. Ang sakit ng ano niya. So, anong kailangan nila para maoperahan agad itong siya? Membro ba ng PhilHealth ito siya, no? Itong, Yes, I'm membro ng PhilHealth. Okay. So, para maoperahan to, ano pang kailangan niya rito siya? Agaran maoperahan. Yes, Tay. Ngayon po, kailangan ng dugo, Tay, para maoperahan itong si Mang Arnel. Kasi nga, okay. 70% ng katawan niya is na apektuhan ng pagkakuryente. Kaya kailangan tapalan ng balat yung ilang bahagi ng kanyang katawan. So, nasa PGH ito eh, di ba? Naka-confine siya sa PGH ngayon. Sige, hanapan natin ng ano to. Tay, ano po, pwede tayong sumulat sa blood bank. Yes, sa blood bank ng Red kung Cross. Kung ilang bag yung kailangan. Para palitan natin ng mga may mga marami tayong mga volunteer, tsaka marami tayong mga empleyado na pwede nga mag-donate ng dugo. Para bali, dalawa yan, pwede tayong kumontak ng Red Cross at blood bank, Tay, para matulungan si Kuya. Sige, ano, ang rekomendasyon mo rito siya, bigyan muna natin pansamantala ng 5,000. Para at least may panggasto siya. Ngayon, pagka meron ng nakaset na naooperahan siya, i-update tayo dahil kahit paano tutulong pa rin tayo. Mm-hmm. Yes, Tay. Kanina, Tay, tinawagan natin itong si Ate Sharon at maya-maya lang, Tay, ay mangyayari na yung operasyon po. Wow, sige. Kung mangyayari, agad-agad, mamaya, padala natin yung 5,000 para kahit paano may pandagdag na siya ng pangangailangan nila dyan. Mm-hmm. At titingnan natin kung saan pa tayo makakatulong sa kanila. Mm-hmm. Alamin na rin natin, yes, Sean, kung anong klaseng dugo, ha? Yung anong type. Basta kahit anong type, tinatanggap, yes, ng blood ano bank. Lang po, para ma-prepare nila yung kailangan ni Kuya. Yes, ngayon naman, sigurado ko, kung may Red Cross doon sa PGH, pwede naman tapos i-replenish na lang natin yung dugo, yes, kung ano man yung ngayon. Kailangan. Mm-hmm. Basta wag lang yung dugong tarikan. Apo, oo. Ayan. Oo. Okay. Tige siya, padalalagad natin to ng 5,000, ano? Okay. Yes, Tatay Rani at Lady Ay, maraming salamat para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Sean Sagalya sa Flash TV at DWIC 882, ang himpilang may todong lakas. Okay. Yes, mayroon nagko-comment dito. Tay, ang ganda ng make-up mo ngayon. Hindi ko malaman kung alin ang maganda. Yung bang inidoro ang pinaghugasan ko o yung make-up ko. Diba? Palagay ko inidoro. Diba? Kasi yung di ko gamit ang inidoro, walang nag-comment ng ganito eh. Sabagay. Nung nahinilamos ko yung sa inidoro, gumanda kutis ko. Tatay talaga. Eto, pamigay na nga natin yung itlog mo. Itlog ni Tatay.
Para kay June Paguyo Valdez, Gliza Bingat, Drusila Hakulo, Leo Videses at si Jenlyn Ramos. Meron kayong itlog ni tatay. At para naman po sa chicks ni tatay, ang tanging chicks na ipinamimigay, matitikman mo yan. Joel Mendoza, Maribel Luciano, Edna Suwico, Rodrigo Hamito Orbaneja, at panlima, si Ray Santiza. Tingnan mo nga naman, nung chicks ni tatay, karamihan lalaki. Yes, oh, talagang ang chicks ay para sa lalaki. Ito naman si Ana Lee Camposano Isban, panay heart sa akin. Oh, yan, oh, heart. Heart. Meron na rin heart. Meron ka na rin heart ngayon. Plus, 300 pesos. Ayan. Okay, na medyo nabitin tayo yes, dun sa pasasalamat at pasaload update ng ating kasamang si Tess Natora, no? At saka yung isa natin pasaload ng buhay sa Friday po. Ayan, mapapanood nila. Yes, so Dar Jimenez, Dar, salamat at lagi kang nandyan, nakatutok at yun ang organizer ng mga anti-crime natin, mga volunteers sa Taytay. Mm-hmm. Rizal. Yes, at dahil kanina nakita ko, sumasayaw na pumapasok itong si Attorney Topacio, nandiyan na. Susunod na po sila. Yes, yes, yung yes. Topacio. With Attorney Ferdy Topacio and si Miss Tala Zaldivar. Mamaya na maalauna, Phil Altaccio Service at yes. Isapang Double K. So, muli po, ang inyo pong lingkod, Tatay Rani po, at marami-raming salamat sa mga nakaantabay. Doon naman po sa hindi umantabay, dyan lang ho kayo. Muli po, magandang Wednesday sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye! Muling magbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani.